Guys, Joseph Legman, aka Kayumang G-Vlog, and welcome po sa YouTube channel ko. For today's vlog, nandito tayo ngayon sa Leonidas Resort dito sa Talisay, Batangas. At nandito, pinalad naman tayo, nakausap natin yung may-ari, si Ma'am Leonida. For those who haven't reached their peak of their career, huwag tayo mawawala ng pag-asa si Ma'am Leonida na na-reach na raw yung peak at na naging matagumpay yung kanyang mga negosyo at the age of 55 years old. Doon na nag-umpisa. She's now 76 years old and going strong pa. Maraming pang iniisip na negosyo. So para sa atin mga nawawalan ng pag-asa, huwag tayong mawawalan ng pag-asa dahil may oras ang success lalapit at darating sa atin. Tara po at ating tunghayan ang ating pakikipag-usap. Interview natin kay Ma'am Leonida. Nandito tayo sa loob ng admin ng ating Leonidas Resort and Restaurant. At nakikita po yung mga ganda nating receptionist. Maari po ba silang magpakilala, ma'am? Hello po! Ako po si Julian Abileta Umali. Ako po si Micaela Sanggalang po. Huh? Welcome po! Umali, anak kayo? Pamangkin? Or... Asawa po ako nung apo. Ah, isang malaking karangal na makilala kayo, very prominent. Dapat po pala talaga kayo yung ma-interview. Alam mo, ilang taon na kayo rito nag-work? Ako bago lang. Bago lang, ikaw ako. Din. Ah, so you are newly married to the... Noong 2021. Ah, 2021, so... Mag-3 years. 23 years na. So during the pandemic, nandito kayo. Opo. Wow, ganyan. Isang malaking karangalan. Thank you very much, ma'am. Welcome po. Yes. Guys, binalad po tayo. Nandito po si Ma'am Leonida na makakausap po natin ng maski na maikli po kung paano nagsimula talaga, kung ano yung naging motivation niya, tinayo niya po itong resort. Yan. Itong tanghali sa magandang tanghali sa inyo. At ako'y nagpapakilala at ako'y si Leonida. May-ari ng resort. May-ari ng resort. Oo. Pero ma'am, makwento niyo nga sa amin, ano yung pinagsimulan nitong resort? Nung okay, bilhin ko ito, 2000 square meter. Malaki yung 2,000 square meter. So magkano yung nabili, ma'am? Ay di, nabili ko ito ng 15. Mm-hmm. 15 million. Wow, grabe. Oh. Tapos, pinagawan ko ng kwarto-kwarto na walong kwarto. Tapos, nagsimula ako din sa pension hall, iisa. Iisa. Hanggang sa umabot ng ito na. Nagbigay sa inyo para itayo itong resort? May isang kaibigan ako, ako'y hinimok na magtayo. Sabi ko, maliit naman ka kung tatayuan kong ari. Ang sabi sa akin, ay malaki na yan. Pag na, kala ko naman, ay paralaan naman ka ako para sa bisita namin. Ay, hindi ko naman alam na pagdating ng araw, nakilala ang Leonidas. Ayan, di pinalaki ko na, kinukulang na sa kwarto. Wala na ako mapagdalhan at hanggang 300 lang ang aking nagawa. Ah, 300 na kwarto? 300 na tao laman. Ah, oo. Okay. Oo, yun. Hanggang sa nakilala nga ako ay umaabot na ng, yan, siguro yung mga, aabot ito ng mga 500. Na ang katao na pwede accommodate. Oo. Lumang, yung nag-umpisa kayo, mabilis po ba yung, kasi di ba malaki yung kapital na nilaan niya sa kanya. Nung umpisa, ma'am, yung capacity ng pangwalong katao, magkano yung inumpisahin yung puhunan para ipagawa yung resort? By the kwanla ang mga 25. Ah, 25 million? Oo. Eh, nung lumalaki na siya, paano nakilala yung Leonidas Resort and Restaurant? Yung Leonidas. Oo. Leonidas pala, sorry. Oo. Paano nakilala, ma'am? Marami akong agent na pinasok. Ay yun, doon nagsimula ang nakilala. Ayun. Ma'am, kung gano'n na nag-umpisa na kayo,
Bumalik po ba agad yung puhunan nila o it takes months? Pag sa ngayon, hindi pa. Dahil nang nag-pandemic, pumutok ang vulkan. Oo. Kasi nung inumpisa niya, ito pumutok ang vulkan. Oo, pumutok ang vulkan. Nag-uumpisa pala kami nung pumutok ang vulkan. Tapos nag-pandemic. Tapos anong tawag doon? Yung sakit. Pandemic. Pandemic nga. Pandemic pa. Hindi, walang napasok noon talaga. Ay kaya hirap sa pera noon. Kaya nga ngayon nagsimula uli. Ayun. Ma'am, nung sinabi niya hirap sa pera, malaki yung puhunan na ginamit niyo. Paano yun, ma'am? Savings ba? Or kinita sa ibang... Hi guys, for those who haven't subscribed yet, sa YouTube channel ko, kindly po subscribe, like, and share. Click nyo na rin po yung bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod kong vlog. Or nanghiram kayo ba? Nanghiram muna ako sa bangko. Oo, pinahiram naman ako hanggang sa lumaki. Oo, yun. Awa ng Diyos, edi, yan, nag-uumpisa na uli. Sa kaloob ng Panginoon. Ma'am, yung dito, ilan ang taon nyo ngayon dito, ma'am? More or less, mga 100? Mga 100. Kasi marami yung place eh. Maintained, ano? Yung katagin nito, kami, lagi po ba napupuno yung... Puno lagi. Puno. Katulad ngayon, nag-cancel na nga. Ah, dahil nga. Hindi na kaya. Hindi na kaya capacity. Doon sa pagkagin yan, kung hindi na kaya capacity, ano yung ginagawa? Ay, di yung ginagawa namin, pagka sobra ng dami, binabato ko sa balay doon natulog. Ah, yun. Kasi baka makakilala. Oo, pero dito ang kain. Tulog laang. Paano mami lang, di itatransfer nyo, tatransfer? Oo, tatransfer tatransfer. Yun. Tapos, kakaunin uli sa umaga. Ma'am, alam mo, busy kayong tao, baka may lakad pa kayo. Ma'am, if ever nung may mga nanonood sa atin, kung itatanong, ma-i-recommend nyo ba na mag-umpisa ng ganitong negosyo? At bakit ba? Mahirap ang negosyong ganito. Ang daming tao, ang daming pinakikisamahan, magastos. Eh, kung ako'y maghihimok, baka sabihin naman sa akin eh. Yung pala eh, gayon eh. Ay, mama, baka mapasubulaan. Mm-hmm. Eh, ganito na lang. Kung kayo nagsabi na baka mapasubulaan, oo. Sabihin na lang, ang tanong mo naman na susunod, ano naman yung personalidad ng katulad ng entrepreneur na kailangan kapasidad nila, yung personality nila at katangian? Ano yung masasabi niyong, kung papasok sa ganitong larangan, ano yung katangian na dapat nilang hawak-hawak pagka ganitong negosyo? Ay, malaki ang pera, malaking araw-araw malaking pera. Dahil sa kuryente, sa kuryente na lamang, malaki na. Oo. Ilaw. Lahat. Tapos manpower. Oo. Kailangan mahaba ang PC. Mahaba ang PC talaga. Ay, bakala ang sabi sa akin eh. Naku, bakit mo kami ibinuyo dito? Ay, ako yung naano. Kaya hindi ako naghihimok. Tingnan na lang nila. Yung resulta na lang. Ay, yung personalidad, mag-ibay ba, mistaker, o... malakas ang loob. Yun. Hindi susuko. Minsan nanghihina nga eh. Ganun, pagka nanghihina kayo, ano iniisip nyo, ma'am? Abay di, iniisip mo tuwing buong buwan eh, ang laki ng pasweldo, ang ilaw, tuwing kinsenas katapusan. Oo nga. Pero ganito naman, pinoprovide naman kayo ni Lord. Oo, awa ng Diyos naman, hindi pa naman napuputulan ang ilaw. Saka nakapag-expand pa kayo. Ayun na nga. talaga malakas lang ang loob. Malakas ang loob. Sino mga katuwa niya, ma'am? Yung mga anak ko ang kasama ko dito, mga anak ko nag-iintindi. Hindi na nga ako makapanhi. Oo, sakit sa tuhod. Oo, sakit sa tuhod. Hanggang third floor lang eh. Mong ganun, dun sa operations, kung yung mga anak mo, ano yung pinapayan nila sa inyo? Diyan, mag-stay na lang kayo, kapag nilang bahala pa naman. Gayun na nga ang sinasabi sa akin, hindi namin pababayaan ito. Ayun, sabi sa akin. Kayo'y
Kay mag-stay na lang diyan at dininga ako natulog. If ever, anong edad kayo magre-retire o hindi? Tuloy-tuloy. Dire-diretso. 76 na nga ako. Oh, 76. So, grabe. Pero malakas ba? Kaya ano, mahina? Ang tuhod lang. Masakit. Oo. Ewan, nakaka-stress ba yung pag-iisip ng mga expenses at pasweldo? Aba, nakaka-stress yun. Oo. Kung wala pa akong wala pa akong ibang... May kami midyang shop. Oo. Ayun. Ayun. Ay, nagkatutulong-tulong. May minibar. Gasolina. Ay, tulong-tulong. Ano yung gasoline station nyo? Shell, Caltex, o... Leonida Gas. Leonida Gas. Mm-mm. Galing naman. Yun. Baka may magpa-franchise dyan. Or mula dito sa business na to, gusto nyo pa ba mag-expand mo? Hinay-hinay na kayo ngayon. Ay, titingnan. Yeah. Dahil nang... Oh, may binabalak pa. Binabalak pa. Marami pa eh. Marami pa. Yung never stop, ano? Sabi nga ako nga araw sa hanap buhay, active na active pa. Hindi gaya yung iba 76, yes. Eh. Parang ano na. Parang wala na. Wala na. Mm-mm. Kayo active. Pero kayo talaga active. Ay, ang truck ko bali 45. Oo. Asa yung emotion? Oo, 45 akin tracking. Ay, tracking truck? Oo, yung mga 10-wheeler. Oo. Sabi sa'yo, pinapark yun, ang dami nun. Oo. Ilang hektarya mapupuno nun? Tatlong hektarya. Nagagala ko pa yun. Nalilibot niyo pa? Nalilibot ko pa. Ay, sa tracking nyo, ano yung nilalagay dun sa truck? Mga scrap galing sa... Mga bahal, yun yan. Pabrika. Pabrika. Eh, katulad ng Brothers, katulad ng Kimpo. Ano basta sa paghahakot ng mga scrap. Eh, saan dinadala yun, ma'am? Ay, doon sa 3 hektaryang binili kong lupa. Hindi, yung saan dinideliver yung mga hinahakot? Pinipick up sa amin. Pinipick up? Oo. Pag nasorting. Ay, ako'y... Doon maghapon ako. Oo. Ano, may golden hands kayo, ma? Ha? Ang negosyo niya, itong ginawa, lumalago. Para lang sa tindahan, yung Unidas, parang ako inahihirapan doon, kumita. Ha? Hindi maganda. Yung grocery. Grocery, mahina. Noon yung malakas, noon hindi pa napapasok ng ano. May 7-11. Mm-mm. Natapa na. Ano ka 7-11? Hindi, yung gold. Gold yun, ano? Ay, ano kang pangalan? Pure gold? Pure gold. Nung mapasok ng mga dali, pure gold. Nung pumasok sila. Nagsarado ang ibang tindahan. Ay, kayo open pa naman? Sa akin naman, naka-open lahat. Kaso lamang, sabi ko sa aking manugang, ay siya atin ang... paupahan na lang yan. Eh, ma'am, sa mga negosyong ina ninyo, ano yung inisip nyo ba? At nakastay kayo ng matagal? Eh, basta dire-diretso lang ako. Dire-diretso lang. Tulad nun, sa akin tumayo ang BDO. Hmm. Paano BDO, ma'am? Ay, di naupa sa akin ang BDO. Para... Para dito sa ATM? Hindi, doon sa... Sa... Kung doon... doon tabi ng aking minimart, kinuha ang kabaak. Tinayo ng... Eh, paano yun, ma'am, yung mga... ganito, kumikita na kayo. Nakatulong ba kayo? Ano yung konsuelo, ma'am, na naging inyo sa mga negosyo? Nakapagpatapos kayo ng mga anak, nakatulong sa mga anak, yung mga minimart. Ang iba'y nakatapos, ang iba'y nag-Japan, yung mga lalaki ko. Yung walong anak kong yun. Oo nga. Yung walong anak nyo. Nag-Japan ang mga kasi lalaki. Yung husband nila. Ay, kuha namatay sa COVID. Ay, ito lang. Mm-mm, ito lang. Sabay pa kami. Na nagka-COVID. Oo, nagka-COVID. Kaya ako lang tayo nakasurvive. Oo, ako lang naka, ano. Yung Mr. Kun lumabas, hindi na. Oo. At ibay lang, ma'am. Oo nga. Survive lang po talaga. Sensya na kayo, na-brought up ko. Pagawa ko eh, ang hirap. Oo, hirap. Oo. Eh, parang yan yun sa decision making. Kanino kayo umuugot ng lakas sa pagdidesisyon? Kasi po, yung mga negosyo nyo. Oo, ako lahat ang tanongin. O katulad niyan, lahat eh akong tinatanong. Kariin na eh, halimbawa eh,
nagpapagawang ganyan, ay di utak ko na laang. Utak ko na laang. Mm-mm. Hindi nyo mamasabay ng ano ko, hindi na balak ng mga negosyo sa susunod. Ay di, papatungan, papatungan. Pataas na uli. Papataasan na pataas. Oo, wala na ang lupa eh. Wala na, napuno na. Puno. Ay di. Nakita ko na yung marsada, yung gilid, di ba? Taan lake. Oo. Oo, nandun na. Baka yun naman, pagbalik natin. Doon naman tataasan ang building. Tataasan na lang ang mga building. Yung laang ang kaya eh. Hindi yung kaya. Well, yung laang. Eh dito, hindi na siguro 15 million ang halaga ngayon dito. Mahal dito ang lupa. Oo. Tapos eh, yung mga mga building, oh. Yun aking mga pinag-umpisahan. Eh yung mga pinapaupahan niyo, ma'am, saan banda yun? Di yan din, mga kuhan, yung katulad ng motor trade, oh. Katulad ng Subwana, tulad ng Royal, ano ga, yung may appliances, Royal. 680. Marketing. Matagal na. Oo, Subwana, nasa sa akin na. Di Oro na... Yung Bangko de Oro ngayon pala mag-uumpisa. Ngayon pala mag-uumpisa. Doon sa lupa niyo ba? Oo. Yun ang mga itaas, mga personal collection. Oh. Ilang palapag yung mga building na pinatayo niyo? Mga hanggang third floor lang. Mm-hmm. Tapos ilang square meter yun ma? Meron doon 304, may 1,000, ganun. Ay, buti na lang talaga, may pinagkukunan na iba, no? Oo. Na pag sasama-sama yung pondo, oo, hindi nga. Nilalagay sa resort. Ayun. Kasi at yun, yun doon naman sa junk shop, naupa sa akin din ang mga tao. Oo. Ay, sahado sa inyong tracking. Oo, doon naman sa tracking. Sa akin naman, naupa sila lahat. Swerte. Eh, yung mga alam nyo, kanya-kanya na sila ng hawak na negosyo. Oo. Meron isa kong anak nasa, anong tawag doon? Yung nag-akot ng lupa. Oo, yung, ganun lang. Tracking din. Oo, tracking din sila. Oo. Yung aking pang-apat, gayon din. Basta may kanya-kanyang negosyo. Pati apo. Oo, pati. Pati apo na, meron na. Yung ganun. Oo, eh, si madam na. Yung, ayan, oo. Oh, oh. Baka yung mga susunod na generation, puro negosyante na. Oo nga. Eh wala di yung mga apo at mga anak ini kuwan. Para may pinagsimula na. Eh saan naman nagmula yung pagkawili nyo sa negosyo? Dati ako'y kuwan. Ako'y nasa San Quirituna. San Quirituna, alam nyo naman yun yung, yata. Yung paragang... Naghahakot din ako doon ng scrap eh. Oh. Yung tulad ng mga karton, plastic, yun. Ay, yung mga scrap nila? Na, oo, doon sa Taguig, doon pa. Layo? Oo. Ay di, sa akin din nakuha ng mga sili, mga, basta yung panlahok, lahat ng mga inilalahok sa San Quirituna, ay sa akin lahat kinukuha, tatlong jeep naman ang ginagamit ko noon. Tapos ngayon, truck na. Ngayon, Eh, ba yung truck nyo, ilang truck kayo nag-umpisa? Ay, dati isa. Isa? Isa laang. Tapos, paano dumami? Tapos, pinautang ako ng bangko rin. Oo. Yun, di, dumami ng dumami. Ang bigat ng maintenance mo, ma? Ba, malaki. Malaki maintenance. Malaki ang maintenance. So, yun na, spare parts? Ano yung mga 10-wheeler ba mag-truck? 10-wheeler, trailer, oh. Yun. Yun, nagsimula lang akong iisang truck ko. Nainutang pa. Napakapalad naman. Sa akin ang janitor, yan kinukuha ng yung mga walis, tinting, walis, lahat ng uri ng ginagamit. Oo. Ayun, sa akin din. At yun nilalahok sa mga... sa kanila produkto, sa akin din lahat kinukuha. Di, meron naman akong tatlong jeep. Siya kong panghakot ng mga bawang, carrots, sibuyas. Sa palengke, ma'am? Doon sa, Taguig. Sa Taguig? Taguig. Layo? Di ka naroon ang pabrika ng San Quirituna. Doon. Ah, so nga, kasi doon ginagawa? Doon ginagawa. Ah, supplier kayo ng San Quirituna? Lahat. At saka yung, mga apron. Yung ano? Lahat. Sa akin lahat kinukuha. At paano yun? Sinasabkon nyo rin, ma'am? Okay na nanay? Abi, may tahian ako. Oh, may tahian.
Kaya la, medyo maiksi ang puhunan noon. Ang tagal ng payment, tinigilan ko. Hirap na hirap nga noon buhay. Siyempre, nagpapalaki, nagpapaaral, nagpapalaki ng mga anak, kaya hirap. Pati nakayanin yun, nagpapalaki na. Ay, awa ng Diyos, katulong ko rin naman ang mister ko noon. Katulong ko ng pamimili. Ayun, sa Divisoria. Talagang layo. Tapos dito kayo sa Batangas? Oo, madaling araw pa. Aalis ka at mamimili ka. Kaya, ayun, siguro nakikita ng Panginoon na talagang nagsisikap at wala namang inaargabyadong tao. Kaya ako pinagkalooban ng Panginoon. Hanggang ngayon, binibless kayo? Oo. Kaya, hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Oo. Blessing na natanggap niya. Nung bata kayo, ma, pinangarap niyo bang, na-imagine niyo bang magiging ganyan ang buhay niyo ngayon? Eh, may tumingin nga sa akin. Ang sabi, iging araw ang aking buhay, kaya yaman. Sabi ko naman, nagagalit naman ako. Ah, naglalako ako ng mga damit, isasabihin niyo ako, yayaman. Hindi. Yayaman ka talaga. Ay, ako nagagalit. Sabi ko, saan ka kukuha na yayaman tayong ari? Nagagalit pa naman ako sa pag sinasabi kong yayaman. Ay, hindi naman na yaman. Kainaman laang, pinagkalooban laang. Sapat laang. Eh, kayo naniniwala na kayo ba? Hindi pa rin. Kaya dahil nang, siyempre, maraming obligasyon. Pero yung obligasyon na yun, yun ang yan. Naggagasolina sa inyo para pumursigin ang pumursigin. Oo nga, yun. Kaya awa ng Diyos, pinakalooban. Pero noon, ay nililibak-libak lang ako. Ayun. Ay, yung mga magulang nyo noon, natuwa, inabot naman yung estado nyo. Ay, hindi pa kasino. Noon, hindi pa mismo nagtatagumpay. Ngayon lang. Ay. Pero mami, yung inaspan ng yung bigla kayo lumago, kailan ito mam nangyari sa buhay nyo, ma? 50, 30, 40, anong ito? 55 na ako. 55 na. Doon ang usbong ng to the past. Doon, 55. Kaya sabi ko sa mga tao, huwag kayo mawala ng pag-asa. Yes, ako 55 years bago ako nag-boom. Nag-boom. Talagang may panahon, may oras at oras. Oo, may oras. Na nakalaan, ano? Oo. Noong ako magtagumpay na yung huli, nawala naman ang mister ko. Pero nakita naman niya. Nakita naman at inabot ito. Inabot naman niya yung paglago. Oo. Inabot naman na rin. Ano ganda na rin? Nakita niya na? Siya E84 na. No? 84 na rin? Mm-mm. Ay, japat na rin, madam. Blessed na rin. Ay, hindi pa dapat. Sabagay. Hindi ko matanggap. Kaya lang, ang hirap nga, yung pandemic. During the pandemic, mami mother ko din, wala 84. Ay, siya. Ay, 85, mag 86. Ang dami namatay noon. Pandemic. Yung mother ko. Mm-mm. Sa bahay. Ayun. Pero ganun pa man, life must go on, ma. Katulad nyo. Mm-mm. Ganito na lang. Doon sa mga negosyong pinasok nyo, ano yung nakikita niyo sa sarili niya na isang katangian na talagang masasabi niya, ay, kaya ako nag-prosper because of this katangian? Ano sa palagay niya? May identity. Talaga ako'y nagsipag, nagtiyaga nung kauna-unahan. Ang simple lang na sabihin, sipag-tsaga. Pero yung sipag at tsaga na yung lagyan nyo nga mam ng litrato, ma. Ikwento nyo yung sipag at tsaga. Gigising ng madaling araw. Gigising ng madaling araw. Tutulog ng mga hanggang alas 12. Paggising ng alas 3. Ikaw ay naglalabanan. Nag-aayos na ng mga anak. Yun. Negosyo na. Oo. Tapos negosyo na. Iwanan na lang basta. Eh, mami, makikisalamuha sa tao. Kasi hindi naman kayo aalos ng ganyan kung ako okay, nagtiyaga. Ang aking, ako'y nagtiyaga dito nga sa aking mga basura. Oo, oh, basura. Oo, din ako nagtiyaga. Oo. Nagtiyaga-tiyaga muna din sa basura. Oo. Ayun, doon ako nagsimula.
Pero marami rin ako negosyong napasok, kasawlaan, ay hindi nagtagumpay. Tulad ng ano ba? Tulad ng isda, tulad ng tahian, yun. Pero ito yung mga nagbong sa inyo, yung grocery, yung scrap, itong list. Ah, yun, oo. Oh. Doon nagsimula. Ang laki ng puwanan sa gasoline station. Malaki, ba? Malaki din. Oh, ilang million yung inanin niyo doon? Abay, ang lupa eh, ang bili ko eh, 28 million. Tapos papahuhay niyo pa yun? Yung dinidevelop mo pa yun. Malaki. Kung sa 50. Oo, lahat. Pag na-develop lang. Develop na yun. Ito ma'am, itong resort nyo, ilang milyones na itong ginastos nyo dito? 254. 254? Oo. Computed na, talaga, walang uknat na 254. Oo, 254 million. Talagang kwentado. Talagang alam mo. Nakalista na sa akin. Nakalista na. Ay, bukod pa yun. Bukod pa yung pinagawa kong iyon. Mga 30 yun. Naku, grabe. 30 million. O 300 ka na. Oo nga. Ayun ang kontrata yung narinig kanina. Yung lamang hasabi ko talagang masipag. Ang mister ko naman masipag din. Tulong-tulong, pati mga anak. Yun. Sinagahan niya lang dahil. Oo. Ang mga anak ko eh, tulong-tulong, masisipag. Lahat sila. Lahat sila. Dahil nakikita nga para sa aming mag-asawa kung paano. Pero buti naman lahat sila na-ingganyo sa negosyo. Lahat sila. Kasi nakita nila, no? Hirap talaga mamasukan. Hindi na sila sanay mamasukan. Gusto nila talaga. Oo nga. Doon naman, eh mag-negosyo naman talaga. Talagang binigyan ko sila ng hanap buhay kanya-kanya. Tapos, yung akin ganang akin, tulong-tulong pa rin kami. Tulong-tulong pa rin. Mm-hmm. E paano yan? Wala nang distribution ng finances? Basta, paano yung distribution ng income? Wala na. Wala nang ganun. Wala na? Wala na. Mm-hmm. Kung sino mga ilangan bigay, ganun na lang. Oo. Tama. Ayan, tulad nito. Dire-diretso, nagpapagawa. Ay, pagkaganyan, na expenses, hindi bigay na rin sila. Ay, pag-ambang. Siya. Kusa? May nagkusa? Hindi, ako pa. Ako sabihin, kaya naman ni mama yan, sige na ba? Oh, gayo na nga. Gayo na nga sila. Pag-install mo yun, ingat pa kayo. Oo nga, gayo na nga. Ala, minamatuwid ko eh. Sila na may natulong sa akin kaysa iba ang iyong bibigyan. Mas mahirap. Eh, yung mga kamag-anak nyo, natulungan nyo na rin. Hindi, maganda ang negosyo pagka, halimbawa, eh. Oo. Hindi maganda. Masisira lang yan. Oo. Mas maganda pa po. Yung, yun, nakuha ka ng, ano, pagka itong pagkakamagana, biyano ko pa sa... Maramdamin, mga ano. Natutuwa ako kasi very frank kayo kasi mahirap talaga yun. Oo. Yung may kamag-anak tas sa negosyo lang. Ano talaga? Tumulong ka na lang pero isasama mo sa... Ano? Sa mahirap. Ma'am, may experience ba kayo? Oo na lang. Ay, meron na ako na experience. Mahirap din dahil... Sige, iba na lang natin. Sige, ma'am. Napahaba ng ating ay siya. Ay, salamat sa inyo. Naisalaysay ko ang lahat ng kahirapan. Ay, nakakahirapan. Alam niyo po, si mama, si madam, ayaw niya nang i-recommend na kayo pumasok dito sa resort. Oh, napakalaki na umuro ng gastos. Ang sakit sa ulo. Pero nakikita ko naman sa kanila, kaya naman at lucrative. Kung talagang sasaba kayo, sabi ni madam, please take care kayo, malakas ang loob, di ba? Oo, malakas ang loob. Oo. Malakas ang PC, mahaba. Mahaba ang PC. Yun lang masasabi ko. At mahusay sigurado akong makisa. Mm-hmm. Ayun, unang-una number one ang pakikisama. O, paano kung kwento niyo yung pakikisama, ma'am? Ha? Na, maging mabait ka sa mga tauhan at hindi matapang. Oo.
makikiusap ka pag ikay mag-uutos, ganyan. At pagka kami kaunting kinikita, o bibigyan mo ng kaunti para pakonswelo. Hindi yung pwede ng yung mamatahin mo o mga tatartuhin mo o magtatrabaho para magtagal. Ayun. Well said po, ano, dapat talaga yung tao, makatao kayo. Kasi karma is real. Sakali. Si Madam, 76. 76 na, ongoing pa rin, going strong. Marami pang iniisip. Oh, walang tigil. Walang tigil. Diretso. Diretso. Sige po. Sige, salamat. Last words, ma'am. Sige, salamat. Sa inyong magninegoso, kung kayo papasok sa ganitong larangan, ay kung kayo papasok ng sa negosyong ito, di kailangan malakas ang loob, mahaba ang pisi. Sa bagay naman, di naman kayo papasok ng alanganin. Basta laban. Laban? Oh, ano yan? Laban ng loob. Ito po muli si kayo mong G-Vlog. Ipapaalam po sa inyo. Hanggang sa muli po paalam. God bless. Ay siya. God bless, sige, God bless. Salamat sa inyo. Salamat lahat. Salamat po.